Sa naging laban nga po ng Creamline Cool Smashers at ng Choco Mucho Flying Titans sa Game 2, very intense and crucial talaga, napakainit po na naging laban. Nakita nyo naman, pangmalakasan pa rin talaga at yung first 6 consistent na ginagamit po ng CCS. Si Valdez, Kael Niguito, Risa Sato, Pangs Panaga, Tots Carlos at Gemma Galanza. Sa first 6 naman po no, ng Choco Mucho, malakas din mga kaibigan. Si Maddy Madayag, Isa Molde, Dino Wong, Tubino, si Sisi Rondina at si Cherry Nonag. Nakita natin, uminit po agad yung laban dito pa lamang po sa set 1 no? At nakita nyo kung paano umiral ang napakagandang depensa ng Choco Mucho Flying Titans, especially itong Creamline Cool Smashers. Pero talagang palitan ng score no, hindi po talaga nagpapuhuli itong dalawang team na ito na talagang pangmalakasan ng kanilang lineup. Pero nakita natin kalagitnaan po ng set 1 hanggang matapos, dito po gumanda yung momentum ng Choco Mucho. So nakuha nila no, yung set 1 sa score nga po na 25-20. So hindi naman nagpahuli ang Creamline Cool Smashers. Pagdating ng set 2, binago po nila ang kanilang defense at offense. Pinasok din nila yung mga bench player tulad na lamang po ni Mapi Galanza at ni Bea De Leon, which is naging effective naman sa set 2 mga kaibigan. Umiral din yung magandang chemistry momentum sa mga player nga po, spikers, itong Creamline Cool Smashers. So naipanalo po nila yung set 2, bumaligtad lamang po sa 25-20. CCS ang 25-20 naman ng Choco Mucho Flying Titans. Dito sa set 3 mga kaibigan, nakita natin no, pabago-bago lang sa tuwing may adjustment po ang Creamline Cool Smashers, nag-a-adjust din po etong Choco Mucho Flying Titans sa kanilang mga player. Napo-focus po itong Choco Mucho sa kanilang defense at offense, which is naging effective po talaga yung set 3 mga kaibigan. Nakita nyo talagang di kita nyan hanggang sa matapos, pero naging consistent po yung play ng Choco Mucho. So nakuha nila yung pagkapanalo nga po doon sa set 3 sa score na 25-22. So sa set 4 mga kaibigan, nakita natin very obvious, nakakalamang po talaga yung CCS early pa lamang ng set 4. Pero yung momentum at chemistry itong Choco Mucho Flying Titans, aminin po natin, mas lumakas po talaga. Kahit nga po yung mga challenge ni Coach Dante Alinsunurin, pasok na pasok po talaga no, which is dapat sa CCS po mapupunta yung mga score na yon no. Pero napakagaling, medyo naglumakas talaga ang Choco Mucho ngayon na tila napaghandaan nila. Tulad ng aking sinasabi mga kaibigan, once po kasi na pinaghandaan ng Choco Mucho ang isang laban, especially dito sa kanilang mortar na kalaban no, na sister team nila na Creamline Cool Smashers, kayang-kaya po nilang maifana. So same scenario mga kaibigan, talagang ipitan ng laban dito sa set 4, dikdikan po, pero never say die po etong Creamline Cool Smashers. Pero pagdating nga po kalakit na no, bago matapos eto nga pong set 4, nakita nyo ang napakagandang chemistry momentum nitong Choco. Pero mga kaibigan, nakuha nga po no, ng Creamline Cool Smashers yung pagkapanalo dito sa set 4, napakainit po nun. So umabot nga po ng set 5 mga kaibigan, ito nakita natin sobrang crucial at intense talaga ng laban, dikdingan, at talagang nakita nyo naman, hindi nagpapatalo ang Choco Mucho, ganun din ang Creamline Cool Smashers. So binigyan po tayo na napakagandang laban ng CCS at ng Choco Mucho dito sa set 5. Congratulations po, talagang maganda ang pinakita ng CCS at ng Choco Mucho Flying Titans.